Ricken, how do you feel? Ano nararamdaman nyo ngayon? Pinatawa nyo, pinaiyak, pinaiyak na pinaiyak. Hello, Ayan. Kasi yung kasi, di ba, pa, ang pulang-unang ilong ko. Hindi ako makapaniwala. Grabe po na nakagawa po kami ng ganong kagandang pelikula. Sobrang charming po ng lahat ng characters. Kasi talagang bilang, ano, parang naging audience po ako kanina. Nakalimutan ko na parte ako ng movie. Sobrang pinanood ko lang yung pelikula kasi ang ganda talaga. And honestly, I feel so proud because as you can see, if you notice, I'm wearing a breast cancer symbol because I really, really did this and I dedicate this movie for my mom. And she was diagnosed with breast cancer 2 years ago. And that's why I'm really, really happy because I think my mom would be so proud of me and my dad also. So I'm just so happy po talaga. Ayun. I'm sure proud na proud sila, Rita, and because you're happy to serve us now. Happy to serve! Yes, Ken? sobrang, ilang beses ko na po napanood itong movie na to dahil pag pinipreview po namin yung director ni Ignacio. And parang first time ko ulit pong pinanood yung pelikula. At sobrang, sabi nga ni Rita kanina, sobrang nakaka-proud kasi hindi po namin akalain na itong pelikula na to na ginawa namin sa pagsanahan. Bawat araw kasi napakasaya po namin sa set. Hindi po kami na-pressure, hindi po kami, walang stress sa production, sobrang parang lahat, kahit na nasa kalagitnaan ng pandemya, yung ginagawa po namin ng itong movie na to, talagang ini-enjoy po namin yung bawat araw na magkakasama kami. At hindi namin, gusto lang namin gumawa ng isang pelikula na may inspire po yung mga tao na may matututunan sila sa kwento. Pero ni isang beses hindi pumasok sa isip namin na mag-compete o kung ano man po. And hindi po namin nga alam kung paano po namin ipapalabas ang pelikula dahil talagang kasagsagan po ng pandemya namin ito kinunan. At talagang sabi nga namin, kahit pag nagkita mo nila direct, Louie, kailan kaya mapapalabas after 2 years? Dalawang taon, hindi po namin alam kung paano siya maipapakita sa mga tao at talagang itinago po namin itong pelikula na to. Siguro nga po, talagang in God's time, at talagang binigay po talaga ni Lord, sabi niya sa amin, maghintay kayo dahil may perfect time para sa pelikula na yan. At mas gusto ko na mas maraming tao makakakita nito. At ito na po yung araw na to. At sobrang masaya po kami na isa kayo sa mga una nakakita ng pelikula. At talagang sana po tulungan niyo po kami at sana po i-spread niyo po ang itong pelikula na to. Sana may nagustuhan niyo, sana may natutunan kayo sa storya. Sana maraming maka-appreciate po ng pelikula nito, itong ganitong quality ng pelikula. Maraming salamat po and sana nagustuhan niyo po yung pelikula. Oo naman, ito naman. Galing-galing niyo. Ibang-iba sa TV. Oh, ito, bigyan muna natin ng i-congratulate natin si Direk Louie Ignacio. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, hindi mabubuo ito. Gusto ko lang i-acknowledge yung aking mga writers, si AC Ramos, yeah! At si Rich Tomasco. Kaya sa pakin dito, and siyempre ang aking director of photography, ando siya. Halika dito, Carlo Montano. Yes! Yan na, sali naman kayo dito. Ayan. Maraming salamat po kasi hindi namin alam kung, sabi nga ni Ken, tanungan kami ng tanungan kay Dennis, kailan natin papalabas?
wala namang sine, walang kahit ano kung saan. Baka palabas na lang bigla sa TV nang hindi napapanood ang mga tao sa cinema. Ginawa namin kasi ito para sa big screen, sa cinema talaga. So nanginayang kami, pero buti na lang, napakabait ng Diyos sa amin kasi at napasama kami sa MMFF. Maraming salamat sa committee sa pagpili sa amin. At sa aming producer, of course. Of course, Miss Ari. My God, walang maglalabas ng budget. Kung sa panahon ng pandemya, si Miss Harleen lang ang heaven's best lang ang nagkano talaga. Ang tapang nila. Pero at least, sana natuwa si Miss Harleen sa aming produkto at napaiyak ko siya. Thank you, Harleen. Thank you. Salamat po sa inyong lahat. Yes, maraming salamat. Yes, producer. Wala po ata. Hello, wala talaga siya. Nako, hindi ako nagkamali sa pinaglaban ko to na mangyari itong picture nito. Nung nag-meet kami ni Direct Louie, I think we met twice kami lang, and then si Dennis. So sinabi na ganito, yung kwento, ganyan. And then the second time was with Rita and Ken. So syempre, nag-iisip ka ba, maglalabas ka na naman ng pera, di ba? Hindi mo alam kung, kasi ang pag-produce, sugal naman talaga yan. Tapos may mga ilan pa kami na nakabinbin pa, hindi pa maipalabas din. So, pero maganda yung project. At saka, Louie Ignacio yan. At saka, si Kuya Herbert nagsabi na, Beb, gawa tayo with Direct Louie. Kaya sabi ko, ito yung project na hindi pwede, hindi mangyari. And so, magsushoot na kami. Nag-pandemic lockdown. And then, wala, ano na mangyayari? Naghihintay ang buong industriya kung kailan mawawala si COVID. So bandang August, sabi namin, hindi tayo pwede maghintay. Kawawa naman yung mga tao na naghihintay ng trabaho. Kawawa naman yung mga kasamahan natin sa industriya. Kahit papano, kung sino man yung makasama natin sa pelikulang to, at least kahit papano, makatulong tayo sa kanila. And hindi pwede maghintay din ang audience, ang Filipino audience, na mawala ang COVID. Diba? Na hindi tayo gumawa ng pelikula o hindi tayo makapagbigay ng entertainment sa kanila. Kaya ang Heaven's Best talagang nagsugal at naglakas ng loob na mag-shoot noong August for first time lock-in, bahala na, may travel ban pa, kung ano-ano, daming mga requirements, mga swab, lahat na ganyan, additional 30% sa cost. So, dead ma. Maganda ang project. Sige, gawin natin to. 8 or 9 days sa Laguna, walang problema. Lahat masaya, lahat positive, lahat gusto magtrabaho, di ba? Lahat, walang arte. Dahil alam ng lahat na maganda yung project. So natapos ang pelikula after 9 days. Ang galing, di ba? Parang pitupatula, siyam-syam. Pero ayun, pero saan mo papalabas? Di ba? Walang sinihan. Tapos kami ng GMA ni Joey Abakan nag-uusap, extension naman, baka wag muna nating ipalabas kasi parang online daw, ganyan. Parang iiwan ko ng online. Ayok, naka-experience naman ng online, hindi masaya. Last MMFF, hindi siya masakit siya. So, at saka maganda yung movie, kailangan mapanood siya sa big screen. That's why, inintay namin, pinagdasal namin yung tamang panood. Tanong na tanong sila Direct Louie, kailan na daw si Dennis, tanong, ma, kailan na daw ba ipapalabas? Basta. Hindi ako sumasagot. Basta. And then, nung mag-ano na ng MMFF, sige, padala mo, submit natin yan, tingnan natin. And sa awa ng Diyos, na-bless kami na masali sa Metro Manila Film Festival. And hindi naman kami napapahiya matapos. Kasi hindi po ako nanonood talaga ng mga rushes. Nakailang preview na sila, hindi ako nanonood. Kasi ever since, kahit sa mga dati namin pinikula, because I always trust my directors.
I always trust the creative team that kaya nga sila nandyan, magkakasama because alam nila ang gagawin nila at magagaling sila. Yan. So, hindi na naman ako nagkamali. Napakaganda ng pelikula. Sobrang iyak ako na tumawa. Tama ka, Kuya June. Pinatawa ka. Tapos paiiyakin. At congratulations, Rita and Ken. And congratulations, Direct Louie, sa inyo. And Balot, thank you so much. Alam mo, natutuwa ako talaga kasama ka dito. Kasi bagay na bagay ka. Ano mo talaga, yung nanay eh. Ang iba talaga, pag ikaw yung nag-deliver, diba? Feeling ko ako din yata, parang pwede naman nanay din. Next time na lang. At saka yung lahat ng cast, yan. Si Queen Hero, si Awel, John, and every... Oh, yung mga writers natin, thank you, RDP, Carlo, and of course, si Rachel, si Beshi, yan, si Rachel Jacob, and of course, si Christian, si Joe. Maraming salamat. Ang gagaling nyo lahat. Another unsung acting. Sana po mapansin po ng festival ito.